Vitoria style, jolly hot dog. Super na-creepy ako nung napanood ko yung trending na jelly hotdog sa Divisoria. Pero since bundok at dagat ang pagitan ko diyan sa Pinas, iniisip kong gumawa na lang ng sariling homemade jelly hotdog. Kaya tara, gawin naman natin ang sarili nating version ng trending jelly hotdog ng Divisoria for today's video. Naswertihan nga at may nabilan akong kababayan ko din sa Milan na nagtitinda online ng tender juicy na hotdog. Kaya yung kunin natin sa ref at ating iprito gaya ng nakita natin sa video. Ito yung ginamit nila para talaga nilaksa, di ba? Ito siya ng tender chili hotdog. Kahit dun sa mismong paghihiway, ako'y aliw na aliw. Napakabilis ni kuya maghihiwa, kaya ayan ginaya ko, pero hindi ko kaya maging mabilis dahil baka mamaya mabilis yun ang pagtaga ng aking kamay. Pagkaprito ng hotdog ay bumili din ako ng lettuce na kasing fresh ko sa umaga plus na pipino na hinati ko na kasing sukat ng pipino na nilalagay nila. At ang masarap na jumbo hotdog na 50 pesos pag binili mo sa Divisoria, napakamura, di ba? May kinikita pa kaya mga yun, napakamahal na mga tinas na bilihin sa Pilipinas ngayon. Pero napakamura nila pinagtitinda, 50 pesos lang para sa jumbo hotdog at meron din sila mga presyo na 45 pesos, kaya wow. Bilib ako sa kanila. Nilagyan ko na din ng umaapaw na ketchup for the sauce at saka nagmamahal na mayonnaise. Mas doble yung love ko diyan bilang homemade with labang hotdog natin. At ang huli ang overloaded cheese na talaga namang nagpasikat sa hotdog ng Divisoria. Kaya daw kasi malakas ang trending hotdog nila ay hindi tinipid sa sangkap, lalo sa cheese. Ang pagkakayod na lang ni Digay trabaho na. Feeling ko hindi naman nagkaiba ang lasa na rin sa trending hotdog ng Divisoria kasing juicy at jumbo naman ang hotdog ng Divisoria ang ginamit ko din eh. Kaya sure ako kasing sarap dahil kasing laki at kasing dami ng mga sangkap ang ginamit natin sa homemade jelly hotdog na ginawa tikman na natin namin. Yung maraming cheese na hotdog ng Mala Divisoria style jelly hotdog. Pwede tayo magnegosyo dito sa kanto. Iyon at bundat na naman ang anak ng inay, kaya kung nag-crave din kayo sa mga napapanood nyo, ay pwede nyo din subukang gayahin sa bahay, at least ma-craving satisfied naman tayo, diga. Swak na swak din nga aring pang negosyo kahit sa tapat lang ng bahay, kaya kung wala nga kayo maisip na negosyo ay siguradong papatok ang negosyong hotdog na rin ng Divisoria.